At yan ang dahilan kaya tayo mayroong Diyos, kaya tayo may pananalig para payapa ang ating espiritu. Subalit nakakalungkot na napakaraming tao hindi masabi yan sa maraming bahagi ng kanilang buhay, that it is well with my soul. Na napakaraming mga tao ay bagabag at malungkot. Loneliness is a silent epidemic. Too much of loneliness can lead to depression. It can lead to illness, and in some grave cases, loneliness ends up in suicide. Hindi dapat ganon ang nangyayari sa lungkot ng tao. Bouts of loneliness must be faced with strength and creativity. Bahagi na yata talaga ng fallen nature of man, bahagi na talaga ng buhay na may mga kalungkutan, ang dapat malampasan. Hindi dapat ang tao natatalo ng ilang minuto, ilang oras, ilang araw, ilang linggo ng kalungkutan. The important thing is to survive it because there is so much of life ahead, there is so much of God's promises that still have to be claimed, and there is so much in life. Hindi dapat ang tao natatalo ng mga dalaw ng mga kalungkutan. At ito po ang ating pagbubulay-bulayan so that we can always say, it is well with my soul, how to survive bouts of loneliness. Paano malalampasan o pagtatagumpayan ang mga sumpong ng kalungkutan? Kasi ang kalungkutan, sumpong din yan. Dumadating, umaalis, kailangan lang malampasan. Diyos namin, salamat po sapagkat kayo yung Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Pinatatahimik nyo kami at binibigyan ng kaaliwan sa panahon ng mga kalungkutan. Nawa, Panginoon, kami po inyong patawarin sa mga kasalanan namin. Linisin kami at hugasan ang aming puso. At maging karapat dapat kami ngayong tumanggap na inyong mga salita. Purify our motives, purify our hearts, so we can see your face. Dalangin namin, Panginoon, bigyan kami ng simple na mensahe. At ito'y aming maipamuhay araw-araw. Lalong-lalo, kung sa aming kalagitnaan, mayroong ngayon ay dinadalaw at sinusumpong ng sobrang kalungkutan, minister to us, O God, touch our hearts, set us free, so that we can say it is well with our souls. Lead us, Father, teach us, be our speaker, use your servant only as your instrument. In the name of Jesus, our Lord, our teacher, we ask you, Father. Amen. Kalungkutan ang dumarating sa buhay ng tao. Meron po, nalulungkot lang ng ilang saglit, merong ilang minuto, merong ilang araw, ilang linggo, pero pag yan, linggo na binibilang, it can lead to depression. It can lead to a clinical case wherein people are no longer thinking clearly. They are no longer in command of their faculties at maaaring makagawa sila ng mga bagay na kung nasa mas matinusi lang antas ng pag-iisip, ay hindi nila magagawa. Kaya dapat ang lungkot ay hinaharap, tinatalo, o kaya ay nilalampasan. When lonely, change your body chemistry. Loneliness is a chemical disposition. Ang lahat po ng creation ng Diyos, hindi hiwa-hiwala yan. Yung arithmetic, mathematics, numbers, nasa tao yan, nasa halaman, nasa mga ibon. Yung physics, nasa atin. Ganon din yung chemistry, electricity. May electricity na umanda sa ating katawan. Merong chemistry yan. Kaya napakahalaga, change your body chemistry. Sa katunayan, isa pong propeta ang sobrang lumungkot at gusto na niyang mamatay. Pero nung naiba ang body chemistry, naiba na rin ang kanyang pananaw at gusto na uli niya mabuhay. 1 Kings 19:7-8, the angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank. Si Elijah, isa sa mga pinakadakilang propeta na naglakad sa balat ng lupa, dumating sa sobrang lungkot na hinihiling niya sa Diyos, bawiin na ang kanyang buhay. At nangyayari po yan sa mga taong sobrang lungkot, parang nawawalan sila ng dahilan para mabuhay, kaya yung mga iba nagpapakamatay pa nga. But such a desire is not normal. It is brought about by chemical, among other configurations in the human person. Kaya dapat i-isolate at bigyan ng lunas ito. So when you are lonely, when you're very lonely, eat, drink. At kung kailangan na uminom ka ng gamot na ipin-prescribe sa'yo ng doktor, take medicine. In fact, even psychiatry leans heavily on chemistry. Kaya pagka ang mga pasyente sa psychiatry ay depressed, pinibigyan niya ng mga medicine na you can call uppers, pampasigla.
Pag hyperactive naman, binibigyan ng downers para medyo humupa-hupa at pumayapa. So we are chemistry. Kailangan na ibinabalansi yun. Kaya kita ninyo, pagka ang mga kababaihan ay nagme-menopause, and they say there's also such a thing as a male menopause, chemical changes happen in the body, naiiba yung mood, nagkakaroon mga mood swings. Chemistry. Kaya yung mga babae, pag meron sila mong monthly period, ano nangyayari? Meron sila kumisang kakaibang mga nararamdaman sa katawan na nagpamanifest sa kanilang asal, sa kanilang ugali. This is chemistry. So eat, drink, take medicines. And there's a very easy and in fact a free way to change your body chemistry. Cry. Umiyak. No? Napakahalaga yon na pinapalitan mo ang iyong body chemistry. Katulad lang ni Haring David, nung namatay ang kanyang anak, kumain siya, naligo siya, pinalitan niya yung situation ng kanyang katawan, samantalang nung naghihingalo at merong sakit ng kanyang anak, ay siya ay nag-fast, di siya kumain. Pero nung namatay na, sabi niya, wala na akong magagawa, patay na, kakain ako. Dahil sa sobrang lungkot niya, pinalitan niya ang kanyang bodily chemistry. In fact, people of ancient civilizations believed in the therapeutic powers of crying. More than 2,000 years ago, si Aristotle theorized that crying at a drama or watching a play and crying while watching it cleanses the mind. Na nagpapatanggal ang pag-iyak ng mga hindi maibulala sa damdamin sa tinatawag niyang catharsis. At sabi niya, napakalaking daan ng kalooban ng tao pag naiiyak ang kanyang lungkot. Kaya nga po may mga tao talaga na pagka nalulungkot-lungkot na, ini-induce na nila yung sarili na umiyak ng umiyak ng umiyak. At pagkaiyak, masarap na ang tulog. No? Ito siguro ang dahilan kaya mas madalas mamatay mauna ang mga lalaki sa mga babae. Mas marami naman talagang byuda kaysa byudo, di po ba? Kasi ang mga kababaihan, mas madaling umiyak. Kasi sa kultura natin, huwag kang iiyak, lalaki ka. Magpakatigas ka, ayun, nanigas, namatay. Kasi hindi nakakaiyak. That's why many people go to tearjerkers, yung mga pelikula na talagang sobrang lungkot. At saka nanonood ng mga telenovela na talagang sobrang lulungkot. Kasi nagkakaroon ng tao ng excuse para iiyak. Hindi lang yung lungkot ng kwento pinapanood nila, pati mga sarili nilang mga lungkot. Lumalabas yung luha. At napag-alaman po ng mga nagsasaliksik na yung luha, siniyasat nila yung chemical composition, that it has many toxins found in stressed out muscles. Maraming laso ng katawan lumalabas kasama ng luha. Kaya yung talagang magaling umiyak, madaling din mag-relax. Libre pa. Change your body chemistry. Bukod sa kumain, uminom, umiyak, perspire. Mga kapatid, makinig kayo mabuti kasi libre to. Pag nalulungkot kayo, mag-exercise kayo. Move your body. Walk, run. Do martial arts exercises. Dance. Papawisin ninyo ang inyong katawan. Sinabi na namang dalubhasang nag-aral na ang paggalaw ng katawan ay talaga nakakapagpagaling maski na mga sakit. At hindi lang sakit ng katawan, kundi sakit ng damdamin, mga lungkot, at mga malalalim na mga pighati. Dance is considered especially a very efficient form of therapy. Dance or movement therapy, as it is called in some circles, has been used for centuries as a way of improving mental and physical well-being. No? Pati sa paggalaw, si Elijah nga, nung nakakain, nakagalaw, at nung nakagalaw, sumigla uli ang buhay, 1 Kings 19:8, strengthened by that food, Elijah traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. There he went into a cave and spent the night. Nung sobra siyang depressed, gusto niyang mamatay, pinatulog, pinakain, pinainom, nakagalaw, at sumigla uli ang buhay. Mapalad po tayo kung hindi tayo paralyzed dahil pwede tayong gumalaw. Ngayon, ang ating mga kapatid na merong paralysis, may karamdaman, hindi maikilos ang katawan, kailangan nilang pairalin at paandarin ang lakas ng kanilang isip para mapaandar nila ang kanilang isip kung sakali man ang katawan ay hindi mapaandar. The human body is an amazing, amazing creation that we can always find ways to compensate for the things that we cannot do or things that we do not have. Yung mga wala sa'yo, nagagawan mo yan ang paraan. Kaya kaysa maingit ka, halimbawa, ikay paralyzed, naingit ka doon sa hindi makagalaw, lalo ka lang magkakasakit.
kailangan gumawa ka ng paraan na paggalawin kung hindi man ang iyong katawan o mga maliliit na bahagi ng iyong katawan, paggalawin mo ang iyong isip. At paggalawin mo ang iyong mata, kumurap ka ng kumurap, kumindat ka ng kumindat, do something, dahil movement changes your body chemistry. Kaya uulitin ko mga kapatid, lalo yung mga malulungkotin, ang dami naman natin kasing opportunity malungkot ngayon eh. 10 million OFWs, ibig sabihin, there are 10 million other hubs of the OFWs na hindi kasama ang kanilang asawa. More or less. Kasi iba konti magkasama. Dahil sa bawat isang OFW, may nang isang nangungulilang ama o ina, may nangungulilang asawa, may nangungulilang mga anak. Doon pa lang, ang dami na natin opportunity malungkot. Pagkatapos, kahit hindi ka OFW naman, hindi kayo lagi magkasama ng mahal mo sa buhay. Isang malakas magpalungkot yan eh, magkahiwalay kayo. Pero sinasabi ko nga po sa mga malulungkot, mabuti nga ngayon eh, meron ng internet, pwede na kayong mag-text, pwede na kayong mag-chat. Nung araw, magbo-voice tape ka pa, nasasabihin mo, ihuhulog mo pa sa Koreo, isang linggo bago dumating doon, magbo-voice tape yun din at naan, ihuhulog sa Koreo, isang linggo bago dumating sa'yo. 2 weeks later ang sagot. Ngayon, text lang, ang bilis. Papa, wala na kaming pera ng mga anak mo. Ang bilis, di ba? So, ang bilis ng communication. Kaya, hindi na masyado dapat na iniinday ang ganyan mga lungkot. Dahil, better off tayo ngayon than before. But, I'm going back to my issue. Pag nalulungkot kayo, exercise. If you have the money, go to the gym. If there is a gym, go to the gym. Biruin nyo, gaganda pa kayo, aayos ang inyong katawan, lulusog kayo habang nalulungkot. Kaya pag may nakapansin sa'yo, wow, kumari, ang sexy-sexy mo. Kasi ang lungkot ko eh. Di ba? Kasi ang lungkot-lungkot mo, tapos eh, bumigat ka ng bumigat. No? Lalong humira pang iyong kalagayan. So, change this exercise. It will change your disposition. It will change your looks. It will be an advantage instead of a disadvantage. Another point, when lonely, create. Recreate. Work. Do something creative. Do something productive and helpful. Kailangan ng mga tao, maraming ginagawa. Sapagkat yung paggawa, nakakalibang. Nakakatuwa pa yung bunga ng yung ginawa. Si Solomon po, na pinakamarunong na tao sa balat ng lupa, naging pinakamalungkot din. Sabi niya kasi sa Ecclesiastes 1:18, "For with much wisdom comes much sorrow. The more knowledge, the more grief." Kaya yung mas matatalino, mas malungkot yan eh. Kesa sa hindi masyadong matalino. O baka maglungkot-lungkot ang tuloy kayo ngayon, ano? Dahil nakakalungkot pag marami ka rin alam. Kaya yung pong binibigyan ng Diyos ng ministry na maging marunong para akayin yung mga hindi marunong, maraming kalungkutan yun. Yung dapat suportahan. Kasi biro mo sa kanya na assign na maging marunong para sa iba. Si Solomon, ganun ang nangyari sa kanya. Sabi niya, with much wisdom comes much sorrow. So, ano ang isa sa mga ginawa niya para harapin at talunin yung lungkot? Sabi niya sa Ecclesiastes 2:4-5, "I undertook great projects. I built houses for myself and planted vineyards. I made gardens and parks and planted all kinds of fruit trees in them." Naging productive siya. Imbes magmukmuk, malungkot, magdrama, gumawa ng mga bagay na kapakipakinabang para sa kanya at para sa iba. At ang masaya po sa nagtatrabaho, napapagod. At ang napapagod, nalakatulog, nalilimutan ng lungkot. Yung dalaw ng lungkot, yung sumpong ng lungkot, nalampasan. Hindi mo naman pwedeng lampasan ang lahat ng lungkot ng buhay. Ang goal lang mo, lampasan yung lungkot ngayon. Mabuhay ka hanggang bukas. Because yung lungkot ng bukas, magkakaroon ng lungkot, ng grasya ng Diyos na pambukas. Yung grasya ng Diyos sa iyo ngayon, para lang sa lungkot mo yan ngayon. So, huwag mong solve yung lahat ng lungkot na darating pa. Ang mahalaga, buhay ka pa bukas. Dahil bukas, may bagong grasya. Every new morning brings new blessings from God. Kaya yung mga iba, sobrang nalulungkot, pinapakyaw na nila ngayon yung lungkot na darating pa. No. Sabi sa Bible, "Let the day's own trouble be sufficient for the day." Napakahalaga, one day at a time. One lungkot at a time. One problem at a time. Another thing to do, brothers and sisters, pag nalulungkot, at ito, tinulungan tayo ng Diyos dito, naglagay siya ng marami sa paligid, be soothed by beauty.
Hayaan natin na ang kagandahan na nilikha ng Diyos ay magpahupa sa ating damdamin, magpalamig sa ating mga init, at magpangiti sa ating mga simangot. Relax and rest. Find beauty in the art. Kaya kahit naman po sa kolehiyo, sa universal education, kasama yung humanities, kahit ka mag-engineer, kahit ka magiging physicist, kahit ka magiging biologist, dadaan ka sa humanities, dadaan ka sa arts subject. Kasi para ka maging kumpletong tao, dapat mong malaman na bahagi ng iyong buong pagkatao, nilikha ka ng Diyos, to find, appreciate, and create beauty, especially in the arts. Nakita niyo po si Haring Saul na binabagabag ng mga kung ano-anong demons inside him. Pag siya'y tinugtugan ni David, umaalis ang masasamang espiritu at natatahimik siya. 1 Samuel 16:23. Whenever the Spirit from God came upon Saul, David would take his harp and play. Then relief would come to Saul. He would feel better. And the evil spirit would leave him. Dahil sa music. You know, evil spirit cannot stand good music. Hindi nila gusto yan. Marami nag-iisip na doon daw sa impyerno, siguro walang sound. Pero yun yung torture na walang sound. Kasi may sound, arrange mo lang, yung nagiging music. It can entertain you. Appreciate the arts. Look at beautiful things. Nilikha tayo ng Diyos na may likas na kagandahan sa ating kalooban. At maganda na ito'y tapatan ng kagandahan na nasa labas ng ating pagkatao. Sapagkat pag nagtatapat yung dalawang iyan, yung kagandahan sa iyong loob at kagandahan sa labas, may kapangyarihan na dumarating sa tao. We were fearfully and wonderfully made. And we were wired in creation for beauty. That's why you have to beautify your surroundings. Kahit maliit ang bahay, ayusin, huwag magulo. Para you are surrounded by order because God is God of order and you're surrounded by beauty. Sabi nga ni Mrs. Marcos, a man who doesn't appreciate beauty is only half a man. Hindi lang pambabae yung beauty, no? Dapat ang lahat ng tao, nagugustuhan mo yung mga bagay na magaganda. What else do you do when you're lonely? Change places. Lumabas-labas ka sa iyong kuweba kung nalulungkot ka. Makinig kayong mabuti mga kapatid, lalo yung mga malulungkutin, kadalasan, lugar, yung nagpapalungkot sa inyo, hindi nyo napapansin. Na kumisan iniisip mo, ba't nga ba ang tagal ko nagtyaga sa ganitong uri ng kwarto? Ba't hindi ko malang pinaganda? Ba't hindi ko malang nilagyan ng magagandang picture? Bakit ako nagtyaga na nakalagay dito sa kedilim-dilim na kalagaya na ito? Bakit ba nagpapagawa ako ng banyo, eh wala man lang kabinta-bintana, ang dilim-dilim, puro lumot. No? Imbes comfort room, discomfort room, ang mga banyo. Yung mga parang hindi na inisip mga tao na the place actually has an effect on you. Hanggat maaari, as much as safety or other practical considerations will allow, have open windows. Let the wind blow inside your house. Kailangan palitan yung scenery. No? Change your environment. Get out. Breathe fresh air. At salamat naman, meron namang napupuntahan ng mga park. Meron namang mga tabing dagat. No? Diyan nga mapalad yung mga taga-probinsya. Ang daming open spaces. Sa mga taga-Maynila naman, ibang mga city, may mga mall naman, may mga park. Breathe fresh air. And when possible, look out at distant views. Yung eto lang yung dingding, kaharap mo lang lagi, nakakalungkot yan, hindi napapansin ng mga tao. No? Kaya yung mga accountant, yung mga ang trabaho, laging mga paperwork, may tendency laging malungkot. Kasi lagi kang nakasubsob sa kaparasong view, maliit na kwarto usually, lalo't inilalagay pa yung mga accounting at mga sales office, sa mga basement, nakakatulong yan na lumungkot ka. Ngayon, kung hindi mo yun magawa, mapalitan, kasi empleyado ka doon, every time that you can, go out and enjoy great scenery and great vistas. Nilikha ng Diyos sa mga tanawin para magdagdag sa ating kasiyahan. Kaya pag pinutol natin yung connection natin dyan, nagkakaroon tayo ng karagdagang kalungkutan na hindi natin naiisip. Yun pala ang dahilan. E ngayon, kung iniwan ka pa ng papa mo, tapos ganun pa ang nakasubsub ka pa doon, tumadagdag talaga yung kalungkutan mo. No? Napakahalaga na gagawin mo, change the environment. Pati si Ruth, si Naomi, no? Sa book ng Ruth, namatay ang kanyang mga anak, namatay ang kanyang asawa,
So change of scenery siya. Anong ginawa niya? Uuwi na lang siya sa kanyang bayan. Aalis na siya doon sa lugar ng kalungkutan. Lahat na lamang ng mga kwento doon nagpapaalala sa kanya, no? Gusto niyang kumanta na, how can I forget you when there is always something there to remind me? Ipalitan mo yung view mo. Ang mahirap kasi, halimbawa, meron ka mahal sa buhay, naghiwalay kayo, iniwan ka, ikaw yung naiwan sa inyong lungga, ikaw ang lagi nakakaalala, dahil kitang-kitang dito siya naupo, dito siya tumayo, no? Dito niya ako pinagsasampal, dito niya ako kinalagkad. Ikaw ngayon itong nagdadrama-drama, magpalit ka ng lugar para mapalitan yung arrangement ng iyong buhay, no? A change of scenery can bring a newness of life and can bring you opportunities. When lonely also, change focus, change thoughts. Palitan ang laman ng isip. Kung sakala nyo, kailangan nyong lutasin ng problema habang kayo malungkot, mali. Pag kayo'y malungkot, hindi yan panahon para lumutas ng problema. Yan ay panahon para lampasan yung lungkot. Yun ang goal nyo lang. Not to solve the problems of a lifetime, but just to survive for another day. Kailangan libangin ang sarili. You do not need to solve your problems all at once. Especially when loneliness is all over you, and especially during the time of depression. Nalulungkot ka na, magpa-problem solve ka pa, di lalo ka lang nabigatan. Dapat, ang goal, kailangan palayasin ang lungkot na ito. So far, paano tayo papalayas? Kakain, iinom, mag-exercise, lalabas, papalitan yung scenery, etc., etc. No? The important thing is to survive the attack. To survive for another day where there will be another supply of God's grace. Sabi sa Bible, your blessing is new every morning. Pag sinabi nyo, gutom na gutom ako, uhaw na uhaw ang aking espiritu, gusto ka lang mamatay. Pero sabi nyo, no, hindi ako mamamatay ngayon kasi bukas may bagong supply ang Diyos. Darating yon. Kailangan, nandun ako pag dumating yung blessing na yon. Hindi ako nakalibing. Kailangan niya ng policy ng tao. No? 2 Samuel 12, 22-23. Nung namatayan itong hari, no? While the child was still alive, I fasted and wept. I thought, who knows? The Lord may be gracious to me and let the child live. But now that he is dead, why should I fast? Can I bring him back again? I will go to him, but he will not return to me. Ito po ang wisdom ni David. Meron siyang anak na nag-aagaw buhay. Habang nag-aagaw buhay, hindi siya kumain, hindi siya naligo, nag-fast talaga siya, nanalangin lang nanalangin. Hindi ngayon malaman ng kanyang mga tauhan kung paano sasabihin sa kanyang namatay na ang bata. Sabi ng mga tauhan, kung nung buhay pa, ganyan ang nangyari, hindi kumain, tinabayaan ang sarili. Ano pa ang gagawin niya ngayong namatay? Hindi nila malaman na sasabihin, halata ng hari na sila'y balisa. Bakit kayo ganyan? Patay na ba? Opo, patay na. Nagulat sila sa ginawa ni David. Naligo, nagbihis, naglotion, nagpaluto, kumain. Bakit ganyan ang nangyari? Sabi ng mga sasabi niya, nung may magagawa pa ako, ginawa ko lahat. Pero ngayong wala na, ibibigay ko na siya sa Diyos. Total, susunod ako sa Kanya at hindi na siya makakablik sa akin ngayon. Sabi kaya, kakain na ako, maliligo, aayusin ang sarili, itutuloy ang buhay. Nawa tayo ng mga hindi naman naiiwasan na mangulila, iwan ang ating mga mahal sa buhay at mauna sila doon sa kabilang buhay. Habang buhay, gawin natin ang magagawa natin. Magpuyat ka, magbantay ka, maghihirap ka. Pero kung kinuha na ng Panginoon, nasa kabila na, dapat mo na ituloy ang buhay mo. Nagawa mo na naman ang pwede mong gawin eh. Maligo ka na, magpabango, ayusin ang mukha, kumain. Dahil magkikita naman kayo pagdating ng panahon. Sabi ni David, hindi ko na siya mapapabalik dito. So ang akin na lamang na ginhawa sa isip ko, pupunta naman ako sa kanya pagdating ng araw. Pero habang hindi pa ako pinapapunta doon ng Diyos, nandito pa ako, I will have a full life here. Because life is a gift from God. It must be nourished, it must be enjoyed, even when loved ones go ahead in death's dateless night. Napakagandang isipin yan, mga kapatid, na
gawin ang lahat ng pagpupuya at pagbabantay. Pero kung sakaling eto na, nandyan na, panahon na para damputin uli natin yung mga bahagi ng buhay natin na pinabayaan natin nung tayo nag-aalaga, nung tayo nagsisikap na pahabain ang buhay niya. Sapagkat ang buhay na ito, bagamat ginadalaw ng kalungkutan, ay huwag natin dapat kalimutan na regalo ito ng Diyos. Dapat itong mahalin at dapat na ipamuhay sa pinaka masarap na pwedeng buhay. Because life is a gift. No? The attitude of David could be a good model for the bereaved. No? Ngayon, napakahalaga, mga kapatid, yung pag-change ng thought. Kung kayo ay mayroong kilala na nalulungkot, na may problema, huwag kayo ang magbubukas ng topic. Ano ba, may problema siya sa asawa. Tapos nakikita kayo bukas, magkakape kayo, ikaw agad, oh, ano na nangyari sa asawa mo? No. Dapat yung taong nalulungkot, ang bigyan nyo ng privilege kung gusto niyang buksan o hindi. Hindi para sa atin buksan yung sugat niya. Pero kung gusto niyang buksan yung sugat, nagbibigay siya ng mga hint na yun ang gusto niyang pag-usapan, sakay ka lang. Sige, pag-usapan natin. Pero hindi para sa iyo buksan yun at kalkalin. Kasi ang tao pong nalulungkot, ang taong namimighati, napaka-sensitive. Konting kante, konting hipo mo lang, sakit na sakit. Kaya kailangan siya ang magbibigay ng permiso sa iyo na pwede natin pag-usapan, kaya ko ngayon. Kasi meron pong mga dumadating na lungkot sa buhay ng tao, mga problemang dumarating sa buhay niya na para bang gusto niya sabihin, Diyos ko, sana naman po, wala nang kasunod dito ngayong araw na ito. Kung meron man, next week na, kasi hindi ko na yata kaya kung may dadagdag pa. No? Kaya tiyakin natin na kung tayo po nagmi-minister sa mga tao, huwag tayo yung magdagdag ng load na hindi niya kaya o ayaw niyang dalhin sa oras na yon. Nandun lang tayo, let the grieving person preside over his or her life at tayo nakasupport lang ng nakasupport. Kasi kumisan sa ating katabilan, kadaldalan, may nasasabi pa tayong lalong nagpapabigat sa damdamin ng tao. Kung minsan, ang sakit-sakit ng loob niya tungkol sa kanyang asawa, yung asawa ko talaga, napakasama niya, ganyan. Tapos dadagdagan mo, talaga yung asawa mo, demonyo talaga yan, ganyan. Eh, nasasaktan din siya dahil may right siya na sabihin yun tungkol sa mahal niya sa buhay, pero ikaw wala. Pag ikaw na nagsabi, galit na rin siya sa'yo. No? Kasi mahal niya yun. So maingat tayo, dapat yung bibig. Napakalaki ng nagagawa niya sa ikabubuti o ikasasama ng kalagayan ng kapwa. Pero pag ang kapwa ay sobrang lungkot, napaka-sensitive niya, isang salita mo pwede siyang malagot ang hininga. Kaya dapat mabait tayo sa mga nalulungkot. No? At yung pag-aalala tungkol sa maraming mga bagay, isipin natin, balikan natin na may bukas para sa ibang problema, huwag nating pakyawin lahat. Sa Matthew 6:34, sabi ng Panginoong Jesus, "Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." At Romans 12:2, "Be transformed by the renewing of your mind." It has a universal meaning. You want to change the equation of your life right now? Change your thoughts. Change the way you think. Focus on something else. Focus on beautiful things. And allow the lonely people around you to refocus their thoughts. Bigyan nyo sila ng ganung lugar. Psalm 42 verse 5, isang magandang halimbawa ng pagpapalit ng laman ng isip. "Why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God." So nakita nyo, from downcast and disturbed to hope and praise. Sabi niya, bakit ka nga ba nalulungkot? Ha? Kaluluwa ko, sarili ko, kalooban ko. Bakit? Tigilan mo yan, sabi niya. Bakit sobra ka nababagabag? Umasa ka sa Diyos. Purihin mo ang Diyos. At maiiba ang lahat. So kung nalulungkot na nga, huwag nang dagdagan pa ng lungkot, ibahin ang iisipin. Philippians 4:8, "Finally, brothers, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things." Yan ang pagtuon naman ng pansin. Sabi niya, yung maganda, yung mabuti, yung kahanga-hanga, yung nakakapagpasaya, yung nakakapagpaangat ng damdamin. Yan ang pagtuunan ng pansin. And very importantly, when you're sad, do something enjoyable.
Have you heard of one of the most effective therapies of all? It's called retail therapy. Shopping. No. Napakalakas magpalibang ang shopping. Sasabihin niya, walang pera. Kaya sasabihin ko ang next kong mensahe, mga kapatid. Kahit gaano kahirap ang buhay, kahit gaano kayo kumisan kakapos, mag-ipon kayo ng pang-shopping money pag nalulungkot kayo. Save some money to splurge in times of loneliness. Pero kayo dapat alkansya na nakalagay sa labas, lungkot fund. Diba? Hindi ko ito gagastahin dahil masaya ako. Masaya na nga ako, gagasta pa. Diba? Hindi ko ito magagastahin na pang blowout. Hindi ko ito gagastahin dahil may gumraduate. Pag nalungkot ako, uubusin ko to. Hindi ko pag-iisipan na sayang. Kasi yung nailigtas niya ako sa pagiging baliw na hinahanap ko si Basilio, hindi sayang yon. Dapat meron kang shopping money. When lonely, put money to work. No? Sabi sa Ecclesiastes 10:19 ni Solomon, a feast is made for laughter and wine makes life merry. But money is the answer for everything. Kita nyo? Nakakapagpasaya yung pera. Hindi lagi, pero madalas. No? So, mag-ipon-ipon kayo ng tawag? Lungkot fund. Ngayon, ang ipanalangin nyo, hindi nyo magamit buong buhay. Sana nga. Pero kung sakali, meron kayo nun. Meron naman mga tao, napakamiserable. Walang maibili kahit lason kung gusto magpakamatay. Wala man lang naimpok. No? Kailangan nag-iipong-ipong ka na pangpasaya sa buhay kasi dumadalaw ang lungkot. Mga wives, di ba? Mag-ipon-ipon kayo. Pagkabiglang nawawala ang asawa nyo, hanapin siya tawi-tawi, dapat may pamasahin naman kayo. Ang hirap-hirap nung balisa-balisa ka sa buhay, may nabalitaan ka na sa tawi-tawi, wala kang pamasahe. No? Nakatingin ka lang sa picture sa kalendaryo sa dingding nyo at pinag-uumpugan mong ulo mo dahil walang-wala ka man lang. Ang hirap namang malungkot na walang-wala ka pa, no? So, kailangan pinaghahandaan ng ganyang bagay kasi dumarating. And when lonely, what else do you do, brothers and sisters? Talk. Let it out. Confess. Napakalakas magpagaan yung nagko-confess ka. No? Gumaan. Kaya lang ang bumigat, yung pinag-confessan. Pero ang bigat-bigat ng loob mo, sasabihin mo sa asawa mo, pagkaganin kong loob ko, sasabihin ko sa'yo, pinagtataksa lang sa the last 50 years. Ay, lumog din ang loob ko. Sabihin na tumbay ang asawa mo na matay dahil lumipat sa kanya yung bigat. But confession really does help. No? Yung nagko-confess ka, nagsasabi ka, share. At napakaganda po ng Tagalog dyan. Wala nang gaganda pa. Huminga. Sabihin ako, makahinga man lang ako, ihinga ko man lang itong aking sama ng loob na ito. No? Kailangan ng tao nakakahinga. Kaya mahalaga na meron tayong nahihingahan. Nehemiah chapter 2 verses 1 to 3. Sabi nitong propetang si Nehemiah, dahil siya ay tagabigay ng alak sa hari, sila'y bihag sa ibang bansa. I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before. So the king asked me, why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but sadness of heart. Alam niyo po, sa presence ng royalty, bawal lumungkot. Bawal ang sakit ng ngipin, bawal ang lahat ng uri ng sakit. Kasi dapat hindi mo binibigyan ng kabigatan ng damdamin ng namamahala. Sapagkat naniniwala ang lahat na kung magaan ang kanilang pakiramdam, higit lalong magiging magandang pag-iisip at lalo silang makakapamuno. There is such a thing as that kind of ministry that you minister to people with high positions, you minister to people with grave responsibilities by not making them any sadder than they already are. Kaya sinabi nitong si Nehemiah, hindi ko naman ugali na magpakita ng mahabang muka sa harap ng hari. Pero sapagkat napakatindi ng kanyang kalungkutan, hindi nailihim ng kanyang expression. At yung hari naman talaga, deserving maging hari, sensitive, marunong. Sabi niya doon sa nag-aabot, ba't ganyan ang mukha mo, kang lungkot-lungkot? Siguradong wala nang ibang dahilan, kundi yan ay sadness of heart. At dahil na-expression, nahanap ng kalutasan yung ikinalulungkot niya at nagkaroon siya ng kasiyahan. Now,
Because you have to share. Dahil kailangan tayong huminga, pre-depression preparation is needed. Anong kaya ibig nating sabihin? Sapagkat alam mong darating at darating ang mga araw ng lungkot at napakahalagang meron kang nahihingahan, dapat bago pa dumarating ang mga araw ng lungkot, mga kapatid, meron na tayong mga kaibigan, kapalagayang loob. Handa na silang makinig sa atin dahil matagal na rin naman tayong nakikinig sa kanila. It is very important to have confidence. Yung mga napagtatapatan mo, napagsasabihan mo ng mga bagay-bagay, kasi pressure cooker man, kailangang makahinga yung usok niya. Hindi pwedeng nandun lahat sa loob dahil sasabog. Kaya napakahalaga nung meron ka mga kaibigan na nino-nurture mo, nino-nourish mo, inaalagaan mo yan, hindi yung sobra ka ng busy, wala ka ng time sa kanila, iniaagaw mo yan ng panahon. Na kahit yung kaibigan mo na iba yung relihiyon, na iba yung paniniwala, kaibigan mo pa rin yun, hindi ko mo, hindi na iba na yung relihiyon niya eh. Magkaaway na kayo. Hindi ka naman nakakatiyak na lahat ng kasama mo sa bago mong relihiyon, magiging kasundo mo rin, nakakaaway mo rin naman yan. Kailangan yung pagkakaibigan, ginagalang yan, kahit anong kalagayan ng tao. Siya man ay umunlad o kabaligtaran nun, umatras o umabante, siya man ay nagtagumpay o nabigo, siya man ay luminis o dumumi, siya man ay bumanal o nagkasala, kaibigan is kaibigan. That is a sacred relationship. And God had provided these avenues for friendships because He knows that it's through the ministration of friends that we can survive many lonely days. Kung isa nga yung mga mag-asawa, kaya ka lang nagsusurvive sa problema niyong mag-asawa kasi may kaibigan kang nahihingahan. Proverbs 17:17, a friend loves at all times and a brother is born for adversity. Sinadya ng Diyos na ang pagpapakaibigan at pagiging mga kapatid ay para talaga sa panahon ng hirap, hindi lang sa panahon ng saya. Ngayon, ikaw maka-Diyos, Bible-based, born-again, evangelical Christian, nakakahinga ba sa iyo ang iyong mga kaibigan? O nagsisimula pa lang sila dyan na judge mo na evil yan, mali yan, sin yan, hindi na makakimbo sa iyo. No? Hindi ka na makakaminister sa kanila pag anong kaka-judgmental. There is a time to preach. Sabi nga sa Ecclesiastes, there is a time for everything. There is a time to be silent. There is a time to speak. So kailangan na tayo mga kaibigan. Proverbs 18:24, there is a friend who sticks closer than a brother. It's precious to have friends. So open your ears and listen. Hindi naman ikaw lang lagi ang papakinggan. Whenever you are the strong one, then be the listener. Be the comforter. Because your time may come when you are the one who needs the comfort, then you will be the speaker and the other person, the listener. Kadalasan naman, kahit hindi ka bigyan ng payo, yung makahinga ka lang, lumuwag na eh. Kailangan lang maihinga. At yun, ang mga wika po natin sa Pilipinas, ang mga iba natin mga wika, meron din silang word for that, ng ibig sabihin din, ihinga mo, sabihin mo, ilabas mo. So, anong payo ng Proverbs 27:10? Do not forsake your friend and the friend of your father. And do not go to your brother's house when disaster strikes you. Better a neighbor nearby than a brother far away. Hindi tayo pinipigil na pumunta sa kapatid, pero ang context nito, malayo yung kapatid mo, may kapitbahay ka, di dyan ka na pumunta sa kapitbahay. So ang moral lesson, makipagmabutihan sa kapitbahay. Kasi may mga kapatid ka man, kung malayo, maliwala rin yun. Ang mahalaga, maganda ang relasyon mo doon sa mga taong malapit sa'yo. Ngayon, kung wala kang ganitong karamay, may mga tao sumusuling sa mga professionals, sa mga psychiatrists, counselors, at huwag niyong mamaliitin, may mga nagpupunta sa mga GRO at mga hostess. Alam niyo kung bakit? Wala nang masabihan eh. Napakadalas, minamasama natin yung mga babaeng ito, mga hostess sila, mga GRO, kukuyakoy-yakoy, chichiklet-chiklet, nakikinig sila mga problema nito, mga lalaking ito, gaganyan-ganyan. Pero hindi natin alam na nakakaminister din sila. Kasi magbaril na yung tao dahil wala na mapagsabihan, walang mapagtapatan. At alam niyo kung bakit kuminsan sa mga ganito pauri susuong at pupunta ang marami? Kasi judgmental tayo. Na i-communicate ba natin sa ating mga anak na ano man ang problema nila, pwede nilang sabihin? O takot sa magulang sobra? Kaya kuminsan, the parent is the last to know. Nakapitong abortion na pala yung anak, hindi alam ng nanay. Bakit kuminsan, parents are the last to know? Because we communicate to them an air of judgmentalism.
that they cannot tell us certain things. No? Ayaw natin madinig. We bury our head in the sand and we pretend that the world is pink and beautiful when our own children have problems. Mga kaibigan natin, hindi nakakapagtapat sa atin. Nagbabalat kayo, itinatago ang mga tunay nilang mga nadarama kasi hindi tayo nakakapag-communicate ng openness na unconditional love. Kung ano ka man, ano man yung problema mo, anong nadadama mo, dadali natin yan together. So, hindi nagsasabi. For every person that commits suicide, there are probably 100 others to be blamed also. Dahil bakit nandyan lang sila, hindi sila nasabihan? Kasi hindi sila nakapag-communicate na pwede silang sabihan. Mahalaga ang tao nakakahinga. Pag may problema ang mahal natin sa buhay, hindi panahon yan para maging matalino. Hindi panahon yan para maging moral. Hindi panahon yan para maging correct and righteous. Panahon lang yan para magpagaling ng sugat. Panahon yan para magmahal, mag-aruga, tumanggap ng walang patakaran. At kung matinuna, lumakas na yung tao, nakarecover na, kung meron mang dapat pag-aralan, dun palang dapat pag-aralan yan. Nakakalungkot kuminsan, ang pagsisisi lagi nasa huli, ng mga magulang kinailangan magsisi ng anak nila, naglihim ng naglihim sa kanila, lumubog ng lumubog sa problema, dahil nauna ang takot. So it's important, when we are sad, connect with people. And very especially, connect with the source of your happiness. Dali naman mag-connect ngayon. A call, a text, an email, a chat, connect ka na. No? Napakarami ng paraan ngayon para makakonect ang tao. So avoid needless disconnection. Avoid needless everything or nothing arrangement. Lalo sa mga mag-sweetheart, kaya naman ang lungkot-lungkot mo, ayaw mo lang mauna mag-text eh. Kung nag-text ka lang, text na rin siya dahil hindi na rin siya makatiis, inaantay lang mauna ka na, di unahan mo na, nang matapos na yung lungkot na yan. Yung mga ayaw mag-usap, hirap na, pero ang totoo, mauna lang siya, Diyos ko, paunahin mo lang po because of my pride naman. Kahit konting-konting una lang, kahit smiley, pwede na. No? Tapos kakausapin mo, dalawang text lang nagpalitan, natanggal na yung lungkot mo eh, bumalik na yung saya mo, bakit di mo gawin? Pinapahirapan mo yung sarili because of pride. Pag may mga tao nagmamahalan, tapos hindi sila nag-uusap, nag-aaway sila, nakakalungkot yun, pareho rin namang nalulungkot, parehong gumagawa ng mga kabalbalan para malibang. Why not do the easier thing and be the first one to reconnect? Dahil pag mahal ka rin naman yan, isang hi mo lang, mamaya may sagot na uli yan sa'yo, tapos na, problema nyo. Kung bakit ganun, yung mahal na mahal mo sa buhay, yung hindi lang mag-text, yung problema mo, lakalaking bagay, pero isang text lang, para ka nang dinala sa paraiso. Piso lang. Diba? So, dalian. Connect with the source of your happiness. It could be the most powerful medicine. And if this is not possible at all, because that person does not want to connect with you, halimbawa, connect with an empathizing person or connect with an enjoyable companion. Kaya mahalaga, kung may mahal ka sa buhay, meron kayong common friend. Para kung kayo nagkasira o whatever, meron ka malang nahihingahan, nakilala rin niya yung karakter ng buhay mo na yon, lumuluwag ang iyong kalooban. We were created by God to need other people and to be needed by other people. But you have to invest time, energy, a lot of love to nourish such a relationship. And of course, above all, when you're lonely, how to survive it? Connect with God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Pray. Worship. 1 Samuel 1, 10 and 12 to 16. In bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk and said to her, "How long will you keep on getting drunk? Get rid of your wine." "Not so, my lord," Hannah replied. "I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief." And because of that, God honored her situation and gave her relief. Marami tayong mga relief, merong advisable, merong dangerous, katulad ng sinasabi natin, relief in the hands of professionals, sometimes in hostesses and GROs. We are not saying that's a good thing to do, but what we're saying is, bakit nagpupunta doon yung asawa mo, hindi mo ma-comfort? Diba?
Bakit kailangan humanap ng ganitong uri ng mga libangan? May pagkukulang ba tayo sa mga mahal natin sa buhay? Hindi natin agad-agad na sinisisi yung ganyang mga tao at ganyang mga professionals. Sapagkat nagkakaroon tayo ng mga pagkukulang, kaya nagkakaroon ng pangangailangan sa mga ganong uri ng mga paglilingkod. Malaki at malawak yung buong istorya. Hindi po lang pwede, ito ang problema, ito ang masama, ito ang masamang babae. Bakit nagkakaroon ng ganyan sa lipunan? Sapagkat maraming pangangailangan na hindi natutugon na anong mga dapat ay tumutugon doon. We've got to think of it in from a more, no, comprehensive perspective. So, kumusta ang ating mga kalungkutan? Remember, you do not need to solve the problem of a lifetime. Just survive the day. Just survive the night. Tomorrow is another day. It will bring another blessing. It will change everything. A new sunrise changes many things. And it's very important to help others survive. When others around us are lonely, be kind. No? At kung may mga tao na dahil sila'y nagkakilala, nagkatagpo, naging magkaibigan, naging magkaibigan, huwag na tayong mangontra. Bida dyan. Rejoice that there are two less lonely people in the world. Bakit may mga tao kontrabida pag nakakakita na nagkakaigihan ng gusto intrigahin, paghiwalayin? Pero pag pinaghiwalay naman, hindi naman nila tatamahan, hindi naman nila papakainin, hindi naman nila tetekstan, hindi naman nila papadala ng bulaklak. Ba't ka nakikialam? 6 na bilyong tao sa planeta ang dami-daming malungkot kasi hindi sila nagkakatagpo-tagpo. Ngayon, pag may nagkatagpo, himala, huwag yun ang guluhin. Liban nilang may maiaalok kayong mas mabuti at handa naman yung taong tanggapin ang inyong iaalok, eh huwag na kayong sumali sa kwento. Be happy that there are people who are happy. At kailangan, lagi tayong merong nakalaan sa ating puso na openness to share. Gumagaan ang problema pag pinagtutulungang dinadala. And friends, I will repeat, are very important blessings from God. Because friends multiply our joy and divide our sorrow. Aming Diyos, salamat sapagkat kayo'y mahabaging Diyos. Salamat kayo'y concerned sa buhay namin. Dalangin namin, Panginoon, yung mga kalungkutan na aming buhay ay maihanat namin ang luna sa iyong karunungan, sa iyong mga salita. Nawa ang aming mga pinag-aralan ay mapakinabangan at dagdagan niyo pa, payamanin sa isip ng mga kapatid. Manalangin tayo mga kapatid right now, bow to the Lord in His holy presence and let the Spirit speak to you. I like to pray for some people. With heads bowed, eyes closed, in the presence of the Almighty, nais ko pong ipanalangin ng mga kapatid ngayon na mayroong mga matinding kalungkutan. Mahirap dalhin, mahirap harapin, nandyan. Hihingi tayo sa Diyos ng habag. Sino man sa inyo, mga kapatid, ang nais maipanalangin, meron kayong mga kalungkutan, I like you to stand. We're going to pray. We're going to ask God for a blessing. Praise God for your openness to the Lord and for our honesty that we are lonely. Sino ba po ang nais tumayo? Hindi yan dapat kinakahiya. Inilalapit yan sa Diyos. Inihihingi yan ng pagpapala. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo nalulungkot. Gusto niya meron tayong kasiyahan sa buhay, payapa tayo at tahimik. Kung meron ka pong nais mag-acknowledge ng ganitong kalagayan and say, Lord, I'm lonely. Help me. I like to be touched by you. Tumayo kayo. Nais ko kayo ipanalangin. This is the time when we can be together in spirit. And the Lord says, when two or three are gathered in my name, I am there in their midst. When two of you are in unity and you ask, heaven hears. Kung may nais pang tumayo, tumayo kayo. Diyos namin, Diyos ng kasiyahan, Diyos ng kapangyarihan at pag-ibig. Hipuin mo ang bawat anak mong tumitindi ngayon sa iyong harapan. Nagpapahayag na kailangan ka. Kailangan namin kayo, O Diyos. Maraming umaalis sa buhay namin. Kailangan namin kayo. Maraming nag-aalis ng aming kasiyahan. Bumabawi ng mga pahiram na kasiyahan. Kailangan namin kayo, O Diyos. Marami kami mga pangamba. Marami kami iniisip na nagpapalungkot. Kailangan namin kayo. Panginoon, nilalapit ko sa iyo very special ngayon yung mga nangungulila because they were bereaved. Kung meron man, na dahil sa makabilang buhay, ang mahal sa buhay, punuin mo ng Espiritu mo yung nabakanting bahagi ng kanilang puso at dan sa ganon.
gumaling ang sugat at maibsan ang kasiyahan na nagmumula sa iyo. Dinadalangin ko rin ang mga kapatid na nalulungkot dahil nagkahiwalay sila ng mahal nila sa buhay. Maaring iba't iba ang dahilan ng pagkakahiwalay, pero ganun pa rin nagkahiwalay. Bigyan mo, Panginoon, ng kaaliwan. Bigyan mo ng lakas ng loob. Magpadala ka ng mga tao at mga bagay na magbibigay ng kasiyahan, ng kapahingahan ng isip. At para sa ibang iba pa ang mga dahilan ng mga kalungkutan, Panginoon, maaring nabigo, hindi nagtagumpay, maaring napahiya, maaring basta malungkot lang lalo, hindi niya alam kung ba't siya malungkot. Hipuin niyo, Panginoon, ipakita niyo ang daan upang magkaroon kami ng kaligayahan sa buhay. At nawa kami, Panginoon, maging sensitive sa bawat isa, na huwag kaming humadlang sa kaligayahan ng aming kapwa, lalo't hindi naman ikasasama ng sangkatauhan ang kanilang kaligayahan. Ituro mo sa amin, Panginoon, na itrato ang bawat isa na individual, na hindi namin pwedeng i-apply sa bawat tao ang isa lamang na prinsipyo, because everybody is unique. Teach us, Lord, to respect persons, to respect uniqueness of persons, and to respect personal circumstance. Maupo kayo, mga kapatid, patuloy tayong mananalangin. Sa ilang saglit, nais ko ipanalangin ninyo ang mga kilala nyo na alam nyo malungkot. Pray for such persons. Nilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, kaibigan, mga kilala, katrabaho, na alam namin yung mga kalungkutan. Turuan mo kami, Lord, to minister to them. At nawa sila ay paghimalaan mo, Panginoon, hipuin mo ang Espiritu, bigyan ng lakas ng loob, bigyan ng sigla, at bigyan ng pag-asa. At ang aming dalangin, Panginoon, gawin niyo po kaming sensitibo na kung ang aming kapwa ay nalulungkot, maintindihan namin ito. Kung sila, Lord, are crying for help, although not directly, teach us to pay attention and to give them attention. Teach us, O Lord, to accommodate the grieving, the sorrowful, the lonely, though sometimes we are also burdened ourselves. Turo mo sa amin, Panginoon, ang buhay yung pakikipagtulungan sa aming kapwa. At ang dalangin namin, Panginoon, palitan mo ang aming mga kalungkutan ng pag-asa. Turuan mo rin kami, Panginoon, na maging lalong marunong at makakuha ng mga leksyon sa bawat kalungkutan na dumadalaw sa aming buhay. Patuloy tayong magbulay-bulay. Listen to the voice of